Mahigit 2 daanang na ospital sa Ilocos Norte dahil sa sakit. Nadala po ng malamig na panahon. Paalala naman ng Department of Health, magpabakuna para may panlaban sa trangkaso. Darito ang report ni Marisol Abdurraman. Siksika ng mga pasyente sa ospital na ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa dami ng mga nagkakasakit dahil sa malamig na panahon, halos magkakasabay na isinugo dito ang mahigit 200 pasyente. Karamihan sa kanila, matinding ubo, sipon at lagnat ang idinadaing. Ilang bata at may mga may edad na pasyente ang kinailangan i-confine dahil sa upper respiratory tract infection. Kasunod naman ng flu outbreak sa ilang lugar sa Amerika, pinaigting na ng Department of Health ang thermal screening sa mga paliparan para maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit sa Pilipinas. Mainam din daw na malaman ng publiko ang mga sintomas ng flu. Magpakonsulta raw agad sa doktor kung nakararanas ng ubo, sipon at pangangati ng lalamunan. Libre ang flu vaccine sa mga senior citizen dito sa bansa. Sa kabila ng maigting na pagbabantay sa nasabing sakit at paulit-ulit na paalala ng DOH na magpabakuna, marami pa rin tayong kababayan ang tila hindi ito alintana. Sa Nia Road sa Quezon City, karamihan sa mga sanggol at mga bata, wala pa raw flu vaccine. Tapos sa center na gano'n eh. Ano to, schedule kasi daw yung pag hindi daw kailangan maraming bata, hindi daw pwede isa-isa. Maging 80 anyos na lolong ito, na ayon sa DOH, libre rin makatatanggap ng bakuna. Ay, hindi ko alam, doon sa edad na yun, may bakuna eh. Sa Amerika, nagkakaubusan na ng flu vaccine matapos magkaroon ng flu outbreak. Wala na raw sapat na supply ng vaccine shots ang mga ospital at malapit na raw masaid ang stock nito sa mga pharmacy. I have a customer come in. They call 12 places, and the 13 places, that's us, and we have it, and they were so happy. We ordered 1,000 shot, and it's gone within an hour and a half. Paliwanag ng mga manufacturer, tuwing fall season daw kasi nila inilalabas ang mga flu vaccine. Para sa unang balita, Marisol Abdurraman, reporting.